Hello mga ka-dreamers! Kamusta kayong lahat? And may panibago na naman tayong video. For today's video, sasabihin ko sa inyo kung ano yung format ng resume ko nung nag-apply ako kay iPAMS. Bago natin simulan tong video na to mga ka-dreamers, maraming salamat dun sa mga nag-subscribe sa akin and patuloy na nanonood ng mga videos ko. Maraming salamat sa inyo. Mula na natin to mga ka-dreamers. Tara! Ang sikreto para ma-hire is isang magandang resume. Ano nga ba ang benefit sa inyo kapag maganda ang resume na pinasa nyo kay employer? Malaki yung chance mga ka-dreamers na mabigyan agad ng atensyon yung resume ninyo na pinasa sa company na pag-a-applyan ninyo and pagkaroon ng idea si recruiters or si employer na mabigyan agad kayo ng job interview. Kapag nagkaroon na kayo ng job interview mga ka-dreamers, grab the opportunity agad and prepare yourself sa mga basic questions, especially dun sa mga experiences ninyo before, since kung nagpasa kayo ng resume sa kanila, basically kung ano yung current work ninyo or current job experience ninyo, doon magbe-base si employer. And make sure lang mga ka-dreamers na meron tayong idea dun sa job description na nilagay ninyo dun sa resume na pinasa nyo kay employer. Bakit? Kasi usually kapag na-interview na kayo, magtatanong si employer kung ano ba talaga yung mga job description or ano ba talaga yung trabaho na ginagawa ninyo sa current work ninyo or din sa previous work na nakalagay sa resume ninyo. And sell your strongest skills and accomplishments para kapag nagbigay na si employer ng mga questions sa inyo is masasagot nyo ng maayos and detailed. And tip ko lang din sa inyo mga ka-dreamer, make sure lang bago kayo pumunta sa job interview ninyo, professional ang dapat naka-formal tayo or naka-semi-formal. Kung galing kayo sa ibang field, for example, before galing ka na ng food, then na iba since nagkaroon ka ng mas magandang opportunity and for example, naging engineer ka na and iba na yung field mo. So make sure lang na alam pa din natin or kapag tinanong tayo ni employer kung ano yung job responsibility mo dun sa previous and current, masasagot pa rin natin siya. Pagbabasihan pa rin naman ni employer is yung current pa din naman mga ka-dreamers, which is yun yung a-applyan nyo. Meron pa rin namang katulad ko sa case ko, more on food industry ako before. Then, nung nag-apply ako kay iPAMS, na-interview ako ni employer is nag-work na ako sa Pilipinas sa bank. Importante na ma-explain ninyo once na tinanong kayo ni employee, mas maganda na ma-emphasize ninyo, magbibigay kayo ng example para mas ma-elaborate and maintindihan ni employer, ma-feel niya na alam nyo talaga yung work na ina-applyan ninyo. Kapag sa tingin ninyo, alam nyo na yung job responsibilities and job description ng resume ninyo, mag-proceed na kayo ngayon dun sa, or mag-focus naman kayo sa strongest skills ninyo and dun sa accomplishments ninyo. Bakit? Kasi the employer din, mga ka-dreamers, is tatanong yan ng skills ninyo and yung accomplishments ninyo, ano yung mga, and then next, mga ka-dreamers, yung award ninyo, or kung meron kayong training, tapos may award kayo. So, isa yun sa mga factor na pwede nyo explain, or makikita din naman nila yon dun sa resume ninyo na ipapasa sa kanila. Kaya, importante na kumpleto talaga yung resume na ipapasa ninyo kay employer para magkaroon sila ng idea kung ano ba talaga yung personality na meron ka. Since hindi ka naman kilala ni employer, so si employer magbe-base lang siya dun sa resume na ipapasa mo. Importante talaga na kumpletuhin at detailed and specific yung mga nakalagay dun sa resume ninyo para at least once na binasa ni employer yun is magkaroon kayo ng job interview. Bakit
importante na ilagay nyo yung skills ninyo and yung mga accomplishments ninyo dun sa resume ninyo. Mahalaga na ilagay nyo yung mga details na yon. Doon din magbe-base si employer kung ano ba talaga yung skills na meron ka, ano yung kaya at hindi mo kayang gawin based doon sa qualifications na gusto ni employer. And ano naman yung mga hindi dapat ilagay sa resume. So mga ka-deemers, kapag nagpasa kayo ng resume sa employer, make sure lang na hindi sobrang daming details yung ilalagay ninyo. So, sa job description, nabanggit ko na before na pwede naman kayo magpasa ng each experiences ninyo kahit 5 or kahit 3. Basta, yung job description ninyo is detailed and specific dun sa current position ninyo or dun sa previous position nyo dun sa company na pinagtrabahuhan nyo before. Nagpasa kayo ng resume sa mga employers na gusto nyong pag-applyan, check nyo yung resume ninyo, especially yung mga grammatical error, or spelling, spacing. Importante din yung header kasi mga ka-dreamers, doon magbibase si employer na basic details ninyo, especially address, contact number, saan kayo pwedeng kontakin, ano yung email address ninyo once na kayo makontakt doon sa number na nakalagay doon. And yung email address is importante talaga siya kahit saan. Kaya huwag niyong kalimutan na ilagay yung email address ninyo. Itong resume na ginamit ko sa IPAMS, mga ka-dreamers, makakatulong sa inyo. And basic lang tong resume ko. And sana makatulong sa inyo, lalo na dun sa mga nagtatanong sa akin sa comments kung ano ba yung resume na pinasa ko kay employer. O ano ba talaga yung mga resume na impressive sa paningin ng employer. Ngayon, i-share ko sa inyo yung resume ko na ginamit sa IPAMS para at least magkaroon kayo ng idea kung ano ba talaga yung pwede ninyong gawin or ano pa yung mga pwede ninyong i-improve dun sa resume na ginawa nyo before. Unang-unang part ng resume is yung header. Ganito siya. Yes po. Ganyan yung header na ginamit ko dun sa resume ko nung pinasa ko kay IPAMS. Meron akong name ko. Address is yung current address ninyo, kung saan talaga kayo nakatira. Dun sa contact number na ilalagay ninyo is updated siya. Personal information na detail. Employment history natin is naka-chronological order siya. Yung pinaka-current job mo and then dun sa pinaka-unang-unang job mo. So, unahin ninyo lagi yung college, secondary, and primary. For example, hindi kayo nakatapos ng college, okay lang yun, basta ilagay nyo yung college, then yung school, and then year attended, and yung address. And ilagay nyo kung graduate ba, bachelor's degree, or undergraduate, or undergrad. Ang next naman mga ka-deemers is yung educational background natin. Name ng school ninyo and year attended and yung address ng school ninyo. Kasi may mga employer na nag-check or nag-verify kung talagang nanggaling kayo dun sa school na nilagay ninyo. Secondary naman, pwede nyo na ilagay yung name ng school ninyo and then yung year attended. Ang next naman mga ka-deemers is yung training, seminar, and yung mga award ninyo sa previous work ninyo or din nyo siyang ilagay sa isang column. Then make sure lang mga ka-deemers na ilalagay ninyo kung ano yung date nung seminar ninyo, ano yung award ninyo, and sino yung instructor ninyo. Usually, si employer, dito kumukuha ng ibang questions. For example, kita niya dun sa resume mo na nakalagay dun is meron kang certificate for food safety. Doon kumukuha si employer ng question. Random question lang to. Kagaya sa experience ko, tinanong sa akin kung ano yung food safety, yung issue sa food safety, nakamahirap na complain na na-handle mo. Kahit hindi ka sobrang galing mag-English, kahit hindi ka sobrang talino, basta alam mo yung trabaho na ginagawa mo at yung trabaho na nakalagay dun sa qualifications ng employer, pwede kang makapasa. Training certificate natin. So, make sure lang mga ka-deemers na meron kayong certificate. Yung certificate ninyo mga ka-deemers na wag ninyong dadayain kasi makikita o malalaman yan ni Canada
or ni employer. Malalaman nila yan since nagve-verify sila or nag-check talaga sila. Especially the dates, mas maganda na ilagay niyo yung date ng training ninyo and sino yung instructor ninyo that time para at least ma-validate nila and mas mabilis na lang yung process nila sa papers ninyo. Lahat ng details na nakalagay dun sa training certificate ko is nilagay ko dito sa resume ko para at least pwede nilang i-trace and kapag chinek ni IRCC, tama siya dun sa nakadeclare sa resume ko. Kasi magkakaroon kayo ng problem kapag nakadeclare yung resume ninyo based dun sa mga training certificates ninyo. So, pwede kayong ma-refuse ni IRCC kapag ganon. Next naman mga ka-deemers is yung special skills ninyo and yung mga interest ninyo. Naging restaurant manager ka na, assistant restaurant manager, so medyo familiar ka na sa labor, medyo familiar ka na sa computation ng stock, inventory, marketing collateral, sa mga parties, and exposed ka sa customer complaint, handling people. So, pwede mo siyang ilagay sa mga special skills mo kung sa tingin mo na skills mo talaga, for example, magaling ka mag-coach, pwede ka sa training. So, mga ganun yung pwede mong ilagay dun sa special skills mo na ikaw lang yung nakakaalam ng special skills mo. Mga ka-deemers, make sure lang na hindi nyo kakalimutan yung applicant signature and name ninyo dun sa last page ng resume ninyo para maging valid yung resume ninyo. So, ayan lang yung nakalagay dun sa resume ko. And, ka-deemers, nabanggit ko na to before, nakakailanganin ninyo ng SSS history. Eh, once na hindi nagtali yung work ninyo or yung previous work ninyo dun sa history ng SSS ninyo, at nagkaroon ng problem, baka yun pa yung maging reason na hindi kayo makaalis or baka yun pa yung reason na ma-refuse kayo ni IRCC. Ano yung employment history sa SSS ninyo, yun dapat yung nakalagay dun sa employment history na resume ninyo. Ayan yung resume na ginamit ko kay IPAMS and bibigyan ko lang din kayo ng konting tips na sa isang interview mga ka-deemers, maganda na full pack na talaga yung laman ng resume ninyo para at least impress sila dun sa laman ng resume ninyo, lalong-lalo na sa experience ninyo mga ka-deemers. Meron ditong mga employers sa Canada na nag-hire ng Filipino workers dyan sa Pilipinas. Kahit hindi graduate or kahit hindi bachelor's degree, basta alam nila na mataas na yung credentials ng experience nila, hinahire pa rin nila yon mga ka-deemers. So, kung sa tingin ninyo mga ka-deemers na mataas na yung credentials ng experience ninyo and mag-ready na lang kayo dun sa mga ka-deemers, itong video na to is based lamang sa personal experience ko sa Pilipinas papunta dito sa Canada and sana makatulong itong mga details and information na binibigay ko sa inyo para at least makapunta na kayo dito sa Canada and baka hanap kayo ng employer na magpo-process ng papers ninyo mga ka-deemers. Sa ngayon mga ka-deemers, tama yung ginagawa ninyo. Search lang kayo ng search, hanap lang kayo ng hanap para at least mga ka-deemers, meron kayong malalaman everyday na nag-search kayo at makatulong sa inyo tong video na to or sa mga iba pang YouTubers na bibigay ng information regarding sa Canada experience nila. Thank you for watching mga ka-deemers! See you soon!